Mula po nung sa dakong ito, dito ko po nakilala na mula po napunta tayo dito, di po ba nakilala natin siya. Siya po yung nagbigay ng liwanag sa atin, nagbigay ng tuwid na landas, na sa dating buhay natin, di po natin alam naman na nakikinig po siya lagi sa atin. Alam po nating may Diyos, alam po nating magmahal. Subalit, lagi po nating iniisip na kapag nagmahal po tayo, di po ba ang iniisip natin ay suklian niya po yung pagmamahal natin bilang tao. Subalit kapag minahal po natin ang Ama, hindi wala kang dapat intayin, kundi damhin mo sa puso mo na ang pag-ibig niya, huwag tayo maghanap ng kapalit na pag-ibig sa tao. Kasi po pag sa tao po tayo umasa ng pagmamahal, lagi po tayong bigo, lagi po tayong umiiyak, lagi po nating hinahanap yung pagmamahal niya. Kaya damhin po natin ang pag-ibig ng Ama na walang kapantay, walang kalirip na lumbay. Puro po kasi yan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po sa oras na to, para po sa paumpisa po ng ating tema ay inaanyayahan ko po si kapatid na Gloria para po mag-alay ng kanta. Magandang umaga po. Ako na pala'y tinawag, nandun pa ako sa gitarista. Nagpa-practice. Okay po. Alam niyo po, kanina po pumasok ako, iba po ang tunog, ano po, dahil yung po ating pianista ay wala po. Nandun po sila sa isang napakamahalagang misyon sa medyo malayo-layong lugar. Habang nakikinig po ako dun sa kanta nila, medyo nanibago ko. Dahil siyempre po, hindi gamay pa, no, yung pong mga awit at saka yung tumutugtog. Pero yun naman po ay sa una lang. Sapagka talaga pong ganun sa una, parang tila baga hindi magkatugma. Subalit sa katagalan, lalo na po sa pagsusumikap ng ating voluntaryong nag-aalay na tumugtog, wala po namang hindi matututunan. Sa una lang po talaga medyo mahirap. Katulad po namin ngayon, aawit ako, medyo mahirap din po para sa akin at mahirap din po sa kanya. Subalit sigurado po ako, yung pong mahirap ngayon, magkikita rin po kami sa bandang dulo. Kaya po, sa inyo pong lahat, at ang awitin ko pong ito ay hinahandog ko sa inyo bilang pagpapaalala ng dakilang pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Hinahandog ko po sa ating pong unang-una, sa ating pong mga kaibigan na nanonood sa internet. Pasensya na po sa inyo, talaga pong pagtayo ko dito, hindi ko po sila kakalimutang batiin sapagkat sila po yung mga masugid na nanonood at sumusubaybay sa gawaing ito sa pamamagitan ng internet. Kamusta po kayo? Hello, Miss Catherine Chico Lee, Tita Au, si Tita Donna, si Tita Tita Feli, mga kapatid natin sa Japan, mga alagad rin po ng kasama natin doon, sa iba't ibang lugar na hindi ko man po nababanggit ang inyong pangalan, subalit kayo ay patuloy-patuloy sa bawat araw na nanonood rito, nakikinig ng mensahe ng Banal na Espiritu. Para po sa inyo lahat, at happy viewing to Wensley. Ayan, kilala nyo na po si Wensley, ano po? Yun po yung lagi din pong nakasubaybay sa gawaing ito. Friend po siya ni kapatid na Marie. Yun. Okay po. Pakinggan nyo po ang awit nito, bagamat ito'y lagi nyo na pong naririnig. Subalit, ito po talaga yung marapat nating ilagay sa ating mga puso. Ito po talaga yung dapat nating itanim sa ating kaisipan, ang dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Abulin niyo po ako. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Diyos ay pag-ibig. Pag-ibig ang siyang pumukaw
sa ating puso at kaluluwa ang siyang nagdulo sa aking buhay ng gintong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa tayo'y isa lamang, kahit na tayo'y magkawala. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa mga pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong nagmamahal. Salamat po. Katulad po nung sinabi ko, hindi nga po hadlang yung ngayon lang kami nakita. Ayun po, ibig sabihin, sa huli, makikita at makikita pa rin. Pagkat yung pong aming puso, kapwa, ang Diyos ang aming inaawitan, ang puso niya, ang Diyos ang tinutugtugan. Kaya nagkatugma po ang aming awit. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa susunod na lang po tayo mag-more. Maraming salamat po. Di naman po natin yung kanta, Diyos ay pag-ibig, kaya sa tuwi na damhin ang pag-ibig ng Ama, wag ang pag-ibig ng tao, sapagkat ang pag-ibig ng tao ang hinanap natin, bigo tayong lahat. Kung subalit kapag ang Ama ang hinanap natin, tiyak magagalak ang ating puso. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod po nating magbabahagi ay si kapatid na Marcos Pangilinan. Thank you, Lord. Ama, maraming salamat po at muli mo akong tinawagan sa iyong banal na harapan. Gabayan mo ako ng iyong mahal na Santong Espiritu upang mapasalamatan kita at papupurihan. Ikaw lamang ang luwalhatiin ang mataas. At gabayan mo po ako pagkalubong po sa akin ng biyaya ng Santong Espiritu upang ako po ay makatugon sa panawagan mo. Salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ano nga po ba yung tema? Ayun. Naramdaman ko po ang pag-ibig ng Ama. Tutulain ko na lamang po.
nang ako ay iluwal dito sa mundong ibabaw, mula sa pagkabata, ako'y iyong iningatan. Kaya naman mula noon, sa iyo na umaasa, sa pool noon, ikaw na lang ang Diyos na kinilala. Huwag mo akong lilisanin, huwag mo akong tatalikdan, pagkat walang sasaklolo sa panganib na daratal. Gusto ko pong samantalahin yung pagkakataon, kasi po yung naganap sa akin nung Holy Week, na habang nagpapainom ang ating minamahal na Apo Kunsing ng tubig, siguro po nasa pangalawa o nung unang araw ng Lunes Santo, nasa pangalawa o pangatlong tao lamang po ako nang lumuhod doon sa may dulo papunta kay Apo Kunsing. Pero noon pa lang po, sa loob ng isang taong mahigit, hindi ko po tinitikman yung lumuhod dahil hindi ko po talaga kaya. Sinubukan ko lamang po na lumuhod at yung po, nagtagumpay naman po ako nakaabot sa harapan sa pamamagitan po ng paggagabay ko sa mga upuan dito sa harap. Nang po ako ay nakarating na dito sa harapan, itinayo ako ng kapatid nating Caps at yung po, nagpunta na ako sa upuan. For that, susunod pong araw, yung Martes Santo at Merkulis Santo, nadamdam ako po talaga na parang hindi ko kaya. Nagsabi na po ako kay kapatid na Maris na kung po pwede, tatayo na lamang po ako at sa harap na lamang po ng mahal na Apo ako luluhod. At yun nga po, dumating yung oras na yon at natagpos ko yung dalawang araw. Noong pong gabi na yon, may pinasilay po sa akin ng Diyos. Ang sabi po niya, alam mo lahat na ang sakripisyo ng ating Panginoon, tumatapak siya sa mga mabatuhan lugar na kung saan pasampasay niya ang kanyang kuros. Lalulod siya at nadarapa siya. Ganon din naman ang ating minamahal na Apo Kunsing. Nagsakripisyo din dahil sa pagpapainom niya ng matagal na oras na nakatintig, namimitig ang mga paa, nangangalay ang mga kamay, pero hindi dumaing. Bakit ikaw? Hiyang-hiya po ako sa Panginoon nung sabihin niya sa akin yun. Dahil hindi nga po ako nakatiis na lumuhod pa at nagpaalam ako sa kapatid na Maris na tatayo na lamang ako. Kaya po nung sabihin sa akin ng ama na sige, tunghayan mo nang ipako ako sa krus at mamatay at ilibing, kasama kong inilibing ang mga kasalanan ninyo. Kaya abot po yung pasasalamat ko sa kanya dahil nga po nung nalibing na yung kasalanan kong matagal ko nang kinimkim sa aking buhay. Noong pong panahon na yun, mga oras po na yun, mga tatlong araw, sabi nga po sa istorya, nabuhay na mag-uli ang Diyos at ibinigay po at pinasili na muli sa akin ang liwanag. At ang liwanag pong iyon ay gusto kong tahakin hanggang sa huli na sana po ay hindi na ako magbalik sa dilim. Ganun lamang po at sa marami pong pagkakataon, sinabi niyo sa akin din ang Diyos na nandiyan lamang po ang aking hinirang na si Apo Kunsing na kung iyong pagbabatahin, dinggin mo ang kanyang mga inyahasik sa araw-araw na aking mga pangaral at ikaw ay maglalakay sa magandang liwanag ng buhay. Salamat po. Marami po sa lahat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tunay at patunay lang na mahal ka ng Ama. Kaya sa tuwi na damhin mo ang pag-ibig niya at manahan sa iyo ang Espiritu, huwag ka malumbay at laging galak ang isipin dahil nasa tuwid ka na landas. Buhay po ba ang Diyos? Ang susunod pong magbabahagi ay si kapatid na J.R. Cao. Palakpakan po natin siya. Muli papuri sa iyo, dakilang Ama, salamat pong muli sa panawagan mo sa oras na ito. Muli kami tinipon mo upang pagsalusaluhan
ang iyong dakilang pag-ibig sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Ama. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Napakabuti ng Panginoon na napakaganda po ng temang ibinahagi sa atin ng Ama ngayon. Paano nga po ba natin madarama ang pag-ibig ng Diyos? Unang-una po, sa ganang sa aking sarili, ang maibabahagi po sa inyo. Tunay ko pong natanggap ang pag-ibig ng Diyos nung tanggapin ko ang Banal na Espiritu sa aking buhay. Napakarami po niyang ipinahiwatig sa akin at ipinadama sa hindi lamang sa mga pangangailangan, kundi pag-ibig na hindi po pansarili, kundi sa kung papaano niya pinakikita, kung papaano niya ipinagaganap, at kung papaano niya ating natutunghayan sa ating buhay na ang Diyos na hindi natin nakikita, subalit ating nadadama sa dakong ito. Napakabuti po ng Panginoon sapagkat sa taong naniniwala at nananalig sa Banal na Espiritu sa dakong ito, sa katotohanan ng mahal na Apo, tunay nating madadama ang pag-ibig ng Diyos. Batid ko po ang bawat sa atin nakakadama noon sa naniniwala at nagtitiwala. Higit lalo nga po sa mga nangangapapa na kung ating pong susuriin na kung hindi nga po ipadadama ng Banal na Espiritu sa atin, hindi po natin sa ganang maabot. Subalit sa kabutihan ng Panginoon, sa pagtitiwala natin sa Kanya na ang Espiritong Banal ay binigay sa ating mahal na Apo Kunching, ako po bilang isang alagad na hinirang niya taong noong magsisiyam na taon na po sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, talagang marami na akong nakitang hiwaga sa dakong ito na isinasapalagay ko po na yun ang pag-ibig ng Diyos sa tao na kung paano niya ay pinagkaloob ang Banal na Espiritu. Kaya sa atin po, sa bawat sa atin po, patuloy po tayong manalig at magtiwala sa Panginoon sapagkat sabi nga po, yung pong mga banal na salita ng Banal na Espiritu, ang siyang kagalingan ng ating kaluluwa at karamdaman ng ating katawang lupa. Totoong-totoo po yun, mga kapatid, na sana po yun makita ng bawat sa atin. At bilang isang alagad, marami rin po akong natanggap sa Panginoon na pinagtibay ko sa Kanya sa pamamagitan din po ng pagdalisay ng mga karamdaman. Hindi man po naganap sa akin, subalit sa aking pamilya, sa aking mga anak, talaga pong hindi ko po ipinagkatiwala sa tao, kundi ipinagkatiwala ko sa Espiritu ng Ama sa pamamagitan ng Mahal na Apo Kunching. Sapagkat ako'y nagtitiwala at nananalig sa bawat salita niya, tunay na nakapaloob ang Banal na Espiritu, Diyos na hindi natin nakikita na nagpapagaling. Yan po ang katotohanan na napakalaki po ng utang na loob ko sa Panginoon na sa pamamagitan naman po ng pagbabalik sa Kanya ng utang na loob na iyon bilang isang alagad, talaga pong mahirap mang ipahayag sa tao, mahirap mang hindi man maunawaan, subalit bilang isang alagad, obligasyon ko po iyon. Obligasyon ko kung ano yung nadama ko at nakita sa Panginoon, ibinabalik po sa kapwa ko na hindi man siya maniwala, subalit ang Diyos ang kikilos. Kapag kakalooban niya, magaganap. At marami na rin po akong pinatunghay ang Panginoon at pinaganap sa akin na talagang ang Diyos ay buhay sa dakong ito at saan man dako na pinagtitiwalaan natin na kasama natin siya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katauhan ng Mahal na Apo Kunching. Sa akin po may naganap na rin na sa kagustuhan ko po na may isang tao akong kasama sa isang sahanap buhay, sa kagustuhan ko po siya ay magtiwala at maniwala, may karamdaman po siya na sa kaparaan ng gustong gusto ko nga pumadaman niya ang Banal na Espiritu. Andiyan po ang Panginoon, talagang naganap sa buhay ko yung inako ko yung karamdaman niya. Napakabilis binigay sa akin ng Panginoon sa loob ng 3 araw.
sa pag-ako ko po na yon, gumaling yung tao na yon. Talaga pong sa hiwaga ng Diyos, gumaling po siya sa loob ng 3 araw. At pagkatapos po nung kagalingan niya na yon, talaga pong ipinatunayan ng Panginoon na sa kabila nung pag-ako ko ng karamdaman niya, sa pamamagitan din ng Banal na Espiritu sa katawan ng Mahal na Apo Kunching, tinuran niya na kung papaan mo ay kainako ang kapatid mo, ganun ko rin kabilis aalisin sa'yo. Iyon po ang patunay na ang Diyos ay buhay talaga sa dakong ito. Ipinapahayag ko po ito sapagkat ito po ay tunay na naganap na hindi po sa tao kundi sa Banal na Espiritu na pinatunayan niya na siya talagang buhay. Sa taong magtitiwala at mananalig sa kanya. Kaya, yun nga po, napakabuti ng Panginoon na talagang siguro bilang tayo po tagasunod, alagad, o kaps ka, paano nga ba natin maibabalik yung pag-ibig ng Diyos, kundi yung patuloy natin pagtalima sa kanya ng may katotohanan. May katotohanan na pananalig sa kanya na siya'y kumikilos sa pamamagitan ng kanyang espiritu sa dakong ito sa katawan ng Mahal na Apo Kunching. Iyon po, talagang nandiyan po siya. Talagang tunay na buhay na madadama natin sa dakong ito. Kaya magtiwala lamang po tayo at na patuloy tayong manalig sa Banal na Espiritu sapagkat totoong-totoong sasabihin ko po na wala na po tayong matatagpuan ng gawaing ganito na nagpapadama ang Diyos Espiritu. Na kung ating tatanggapin, talaga pong maging sa buhay natin, magpapakilala siya. Kaya napakabuti ng Panginoon. Lagi po nating isa sa buhay, lagi po nating pagtiwalaan sapagkat sa taong nagtitiwala, ang Diyos kikilos. Ang buhay ng Diyos sa pamamagitan ng Mahal na Apo Kunching na patuloy na walang sawa na nagbibigay sa atin ng paalala. Sapagkat siya nga po, hindi po tao, kundi espiritu ng Panginoon. Kaya papurit pa sa salamat sa Ama na nawa po lahat tayo. Patuloy tayong habang nabubuhay tayo, patuloy tayong makatahak sa landas ng patungo sa Ama sapagkat ito nga po habang nabubuhay tayo, marami po tayong mga pagdadaanan sa pagsunod sa Kanya. Kaya maraming salamat po at muli po palakpakan natin ang buhay na Diyos. Maraming salamat, mahal na kapatid. Sa dakong ito, paniniwala, maniwala na ang Diyos ay buhay. Sa dakong ito, pag-ibig niya ang nananahan mula sa ating mahal na Apo Kunching na dinadatala ng ating buhay na Ama. Buhay po ba ang Diyos? Ngayon po, handugan po ulit tayo ng isang awitin. Nagmagmumula po kay kapatid na Magno Guevara. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay tinawagan dito sa Banal na Dambana upang ako ay mag-alay ng awit. Una sa ating lahat at sa Diyos, sa mga pasyente at mga tagasunod para po sa ating lahat. Ikaw ang sandigan ng buhay dito sa templong hinirang. Ikaw ang tunay na patnubay sa lahat
ng iyong nilalang. Nagpupuri sa iyo, O Diyos, Ama. Buong mundo, ikaw ang pag-asa. Panginoong Hesukristo ang banal. Tinubos ang sanlibutan. Dakilang layunin ay dinggin. Lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim. Liwanag ng buhay ay kamting. Buhay na Diyos, kami nagpupugay. Nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan. Ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay. Pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan. Dito sa puso't isipan. Apo kunting ikaw ang patnubay. Mga haplos ng iyong mga kamay. Kagalingan ng may karamdaman. Galing sa Diyos nating ibuhay. Dakilang layunin ay dinggin. Lahat ng mabuti ipunin. Ilayo mo kami sa dilim. Liwanag ng buhay ay kamting. Buhay na Diyos, kami nagpupugay. Nagpupuri sa iyong kabunyan. Lukubin mo ng iyong kabanalan. Ang sa iyo'y nagmamahal. Salamat sa mapagpalang kamay. Pinawi mo itong karamdaman. Espiritong banal ay nakamtan. Dito sa puso't isipan. Apo kunting ikaw ang patnubay. Mga haplos ng iyong mga kamay. Kagalingan ng may karamdaman. Galing sa Diyos nating ibuhay. Galing sa Diyos nating buhay. Maraming salamat po. Salamat po. Maraming salamat po. Kundi naman po natin ang kanyang maawitin. Gumaling na po ang tayo na may karamdaman. Buhay po ba ang Diyos? Susunod po na magbabahagi ay si kapatid na Alma Miranda. Palakpakan po natin siya. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, wala man po ang presensya ng mahal na Apo. Makinig po tayo sa bawat kapatid natin tumitindig sa harapan. Damihin niyo po ang bawat ibinabahagi nila. Napakaganda po nung tema na ibinigay ng ating kapatid. Ito po ay naging pagninilay na rin po na ibinigay po ng aming mahal na pastol nung kami po ay nagbigil po na sa binigay niyang pagninilay
Mahal ka ba ng Diyos? Paano mo siya minamahal? Masasabi ko po ito nung naibahagi ko na po ito noon, na kung babalikan ko nga po yung mga pinagdaanan ko, sobrang hirap, napakasakit. Marami, buhat sa murang edad, sa edad na 37, marami na po akong pinagdaanan, hindi naman po sa pag-ano, sarit-sarit, sa pamilya, sa asawa. Nung nag-asawa po ako, marami kong pinagdaanan, pero sabi nga po ni Father kahapon, huwag mo nang tingnan yung nakaraan mo, yung bagong buhayin mo, yung pag-asa mo. Ito na nga po yun, masasabi ko po na mahal ako ng Diyos sapagkat inakay niya ako dito, na kung hindi po niya ako, kung hindi po sa karamdaman na ibinigay po niya sa aking kabiyak, wala po kami dito. Siguro po, puro pansanlibutan pa ho ang nasa namin. Puro pagpapasarap. Masasabi po natin na pagka po wala ka po dito sa gawain na to, yung mga gawain pansanlibutan ang nasa mo. Hindi yung, oo, masasabi ko po, kilala po namin ang Panginoon, nagsisimba po kami. Pero hindi pa po pala ganun kalalim. Mas lumalim pa po yung aming na kaalaman na buhat nung kami po ay nadako sa dambanang ito. Hindi po namin alam ang banal na Espiritu noon. Ang alam lang po namin ay Diyos. Diyos, hindi po namin alam na yung pinagpagsigawan mo, buhay ang Diyos, buhay ang Diyos. Ala po sa amin nun. Basta't ang sa amin po, nagsisimba po kami. Opo, tama na po yun. Pero buhat po nung inakay po kami dito, masasabi ko po na mabuti ang Ama. Hindi po niya kami hinayaan na, hindi pa po niya kami hinayaan na, kumbaga po eh, mawalay po sa kanya sa murang edad pa lang po namin inakay niya po kami sa kabila nung karamdaman na pinagpapasalamat ko nga po sa kanya yung karamdaman ibinigay niya sa aking kabiyak. Subalit ito po ay napagtagumpayan sa pananalig at paniniwala namin na siya lang po ang makapagbibigay kagalingan. At nung una po nga po, marami kaming napuntahan. Nasabi ko na po yun sa bawat pagbabahagi ko. Kasi talagang hindi mo malilimutan yung sakit na dinanas mo nun eh. Yung halos tumutulo ang luha mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta. Subalit dito, sa bawat pagbabanyos, damin mo ang buhay na Diyos sa katauhan ng ating mahal na Apo. Sa bawat araw na nagbabanyos po ang aking kabiyak, nakakalakad po siya. Binibigyan niya po kami ng katatagan. Gayun din po sa aking mga anak na inakay din po sa dakong ito, na hindi na po rin niya hinayaan na mawalay din po ang aking mga anak na sa tuwing ay makakilala sila. Sa bawat pagtalima, sa bawat pagsunod, yun naman po ang maibabalik ko sa kanya. Sa bawat araw na kahit po may pinakikibakahan po ako, pero tingnan niyo po, halata po bang may pinakikibakahan ako? Hindi po ano. Kasi nung unang punta ko dito, sabi nga po ni Mami Beth kanina, nung nakita po niya ako, iba daw ako ngayon. Kasi talaga po nung una, napakatanda po talaga na itsura ko. Hindi po ako ganito. Subalit, ang Ama binago, hindi lang po yung aking spiritual, pati po yung panlabas ko, binago niya. Kahit po may pinakikibakahan ako, nakukuha ko pa pong tumawa. Sapagkat ang lahat, sa bawat araw, sa pagising ko sa umaga, inaalay ko pong lahat sa kanya. Ibinibigyan niya po ng katugunan na kahit po problema pinansyal, na kahit po karamdaman, basta po nanalig ka sa kanya, ibibigay po niya. Na pagka po may problema, may dumaratal na pagsubok, sa gabi po, isipin mo yon, manalangin ka sa kanya, yung bukal sa puso mo.
sa tuwi na ho, para po madama natin ang presensya ng Panginoon, linisin po natin ang ating mga puso. Siya lang po ang ating isipin. Tingnan niyo po, ako po talagang, ayan ang Ama, buhay siya. Pagising ko po talaga sa umaga, nagagawang ko po ng lahat. Kaya nga po, sa bawat araw nakakatalima po ako sa Kanya. Yun naman po ang nasa ko sa tuwi na. Bigyan niya po ako ng kalakasan sa bawat araw upang kahit po napupuyat ako, alas 12 gumigising ako, nagtitinda po ako sa palengke. Alas 7 po, ang tulog ko po araw-araw, halos sa hapon na po, pagdating galing ng gawain, araw-araw po yun. Pero sa awa at habag ng Ama, binibigyan niya po ako ng kalakasan. Hindi po ba kung wala tayong kalakasan ibinibigay niya, ako po ba makakapaglingkod po ako? Di syempre po. Mas nanaisin ko pa po, matulog na lang po ako kaysa po maglingkod. Sapagkat may nadadama po ako sa puso ko na hindi kayang bilhin ng pera, na kahit po nangungutang ka, na kahit po sa bawat araw, yung problema mo, inaalay ko sa Kanya, subalit sino po ba nagbibigay kalutasan? Hindi ibang tao. Kaya nung pong nakilala ko ang Ama, hindi na po ako marunong dumaing sa ibang tao, kundi sa Kanya lang. Subalit noon po, bawat araw, kahit sino, iniiyakan ko. Dahil alam ko, pag nailabas ko yung luha ko, may kagaanan sa aking kalooban. Pero hindi po. Sa Kanya ka po umiyak. Sa Kanya mo po iyalay ang lahat. Tingnan niyo po, 100% pagkakalob niya po ito. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, mahal na kapid. Isang patunay na pag-ibig ng Ama ang sumaiyo. Sapagkat kung hindi ang pag-ibig ng Ama, wala ka dito. Hindi mo nararamdaman ang pag-ibig niya. Ang sabi nga, kapag nagbilang tao ka, lahat ng pagod ay mararamdaman mo. Subalit kapag ikaw ay kinilala mo ang Ama, nakinig ka ng banal na mensahe na mula sa ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan ng ating mahal na Apo Kunching, panigurado, mukha mo'y mababago, pati ang iyong nilalaman mababago. Buhay po ba ang Diyos? Susunod po na magbabahagi sa umagang ito ay si kapatid na Rosita Payuyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang may bibigay ko lang po sa inyo ay kung ano po ang pag-ibig ng Ama. Ang pag-ibig ng Ama na iyano sa akin ay ako po ay napagaling niya. Napagaling niya dito. Subalit ako po ay nagkaroon ng mayoma, tapos tinudugo po ako, sabi nga po sa akin, o-operahin ako, hindi po ako na-opera, dito po ako gumaling. Yun po ang pag-ibig na ibinigay sa akin ng Ama. Yun lang po, salamat po. Maraming salamat po. Maikli man ang kanyang pinahayag, subalit nadama niya ang pag-ibig ng Ama. Susunod po magbabahagi ay si kapatid na Pilar Mananghaya. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa tanghali, katanghalian na pong ito. Buhay po ba ang Diyos? Muli po, maghahandag ako ng isang awitin na damhin po natin ang awit na ito at nawa po makapagdulot po sa inyo ng kagalakan. Na sa tuwing titindig po ang bawat isa dito ay huwag po kaming bilang pagkatao ang inyong pinagmamaslan, kundi ang bawat nilalaman o mensahe ng aming mga inaawit.
Jesus, ako'y inibig mo ng lubong. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Inupad mo lahat ito sa buhay ko. Kaya taking dalangin ko, ako ko. Salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Aking Panginoong Jesus, tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong kalaksakin, bagamat kung minsan ay may dilim, may galak pa rin. Kaya taking dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingat lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo. Ikaw tuwid ang pag-asa ko. Ikaw, Jesus, ang patnubay ko. Salamat sa iyo. Pinupuri, sinasamba kita, dakila ka, O Diyos Ama, walang hanggan ang iyong pagmamahal. Salamat sa iyo. Yan po ang ating Diyos na buhay. Walang hanggan ang kanyang pagmamahal. Muli po, magandang umaga po. Maraming salamat po. Kundinama po natin ang pag-ibig ng Ama. Walang hanggang papuri at pasasalamat sa Kanya. Susunod pong magbabahagi ay si kapatid na Eloy David.
magpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. Sa oras na ito, damihin po natin ang presensya ng Panginoon sa buhay natin. Magising po tayo sa katotohanan na ang taong Diyos na buhay ang gagabay sa ating buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay napakahalaga po sa ating buhay sapagkat siya po ang lahat ng nagbibigay lahat ng ating kalakasan, pangangailangan sa ating at higit sa lahat ang ating espiritu sa ating na siyang nagbibigay lahat ng kalakasan. Ang buhay, ang liwanag ay buhay sa landas. Ito po ay mababanahag sa atin kung tayo'y malapit sa Panginoon, kung tayo'y nasa liwanag ng katotohanan. Mimit him po natin sa oras, sa oras-oras na nandito po tayo sa dambanang ito. Ang buhay ay liwanag na dapat nating isipin. Siya lang po ang magbibigay sa atin ng liwanag. Siya po ang magbibigay sa atin kung paano tayo makakating sa kanyang kaharian. Kung ano po ang mga bagay na dapat nating maibalik sa Panginoon, yung po ang dapat nating mithin. Kung paano tayo makapag-iimbak ng mga kayamanan, ano po ba yung mga kayamanang sinasabi ko sa inyo, hindi po kayamanang pera, hindi po kayamanang alaman, kundi ito kayamanang hindi nalulusaw, hindi makukuha sa tao, kundi po yung mga gawang dapat na gusto ng Panginoon na dapat natin gawin para tayo makasunod sa Kanya. Halimbawa po, tayo po'y nagmamahal sa ating kapwa, ipakita po natin. Kung tayo po may gustong gawin na ayon sa Kanya, gawin po natin, tayo po'y makasusunod sa Kanyang. At yan ang gusto ng Panginoon na makasunod sa Kanya, kundi yung pag-ibig na walang hanggang ibibigay natin. Nakikita tayo ng Panginoon kung ano ang nasa isip natin. Alam ng Panginoon kung anong dapat na gawin ng tao upang siya makasunod sa atin. Yan po mga pag-iimbak na yan ay napakahalaga po sa buhay ng tao. Kasi ang pag-iimbak po, marami pong klaseng pag-iimbak. Ang kayamanan sa lupa, minsan ang tao nalulunod dahil sa pag-iimbak. Sa mga perang nakakamit niya, nakakalimutan po niya Panginoon. Nakikita po natin sa nangyayari ngayon sa ating komunidad, mga taong matataas sa tungkulin. Ano pong nangyayari sa kanya, sa kanilang pag-iimbak? Nalulunod po sila sa kanilang kapangyarihan. Ala na po, baliwala na po ang pera sa kanya, kundi hinahangad po nila yung higit na hinahangad nila. Yung kapangyarihan, higit na kapangyarihan sa pera. Yun po ang gusto ng mga taong nahihiwalay sa Panginoon. Gusto po ba niyong mangyari sa buhay niyo yan? Na kayo nalulunod sa kapangyarihan, kayo nalulunod sa pera? Yan po ang ayaw ng Panginoon. Kanya, huwag po tayong malunod, kundi malunod tayo sa pagmamahal ng Panginoon. Malunod po tayo kung saan po tayo dapat mapunta. Yan po ang mahalaga sa buhay ng tao. Ibalik po natin ang pagmamahal sa Panginoon. Huwag po nating gamitin ang ating kayamanan. Huwag po nating gamitin ang ating kalakasan. Kasi ang Panginoon po, siya po ang pinakadakilang manananggol. Siya po ang dakilang nagbibigay sa atin ng kalakasan. Ano pa ba bang dapat nating makita sa Panginoon para tayo maniwalang siya ang pinakadakila? Tayo po ay nabubuhay dito sa mundo. Temporary lang po ang buhay natin dito sa mundo. Wala pong taong nananatili rito sa mundo. Kumbaga sa kwan po, temporary lang po lahat tayo rito. Kung tayo nakapagdidilay sa ating buhay, mithin po natin sa araw-araw na tayo nabubuhay, huwag po tayong mahiwalay sa Kanya. Sapagkat sa oras na tayo kinuha na ng Panginoon, kung hindi tayo nakahanda, saan tayo paruroon? Siguro alam po natin kung saan tayo paruroon kung tayo hiwalay sa Panginoon. Dalawa lang po lang ang paglalagyan natin dyan. Isa sa langit at saka sa lupa.
tayo kasi mga alabok lang. Kanya ang tao, napakahina po. Homo siya alabok nang galing sa lupa. Muli po siyang babalik sa alabok. Kanya ang tao, wag po tayong manatili dahil sa kanyang kaisipan na mahina. Lakasan po natin ang ating pandama. Lakasan po natin, maging matapang po tayo, lalo na sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Dadalisahin po tayo ng Panginoon kung tayo may pag-ibig, pagmamahal sa ating kapwa. Yan ang gusto ng Panginoon, mag-imbak. Paano tayo makapag-ihimbak kung wala tayong pagmamahal sa ating kapwa? Gumawa tayo ng magagandang bagay na gusto ng Panginoon. Sundin natin ang Panginoon. Kasi ang Panginoon, bilang siyang Panginoon at nagbilang tao siya, bumaba po dito sa lupa at gumanap na bilang tao, nagpakababa po ang ating Panginoon. Siya po ay pinarusahan. Pero sa ang parusa po niyan, wala po siyang kasalanan, bakit po siya pinarusahan? Pero ang tao nagkasala dahil diyan kanya ang Panginoon, ang siyang ating tigapagtanggol, siyang tububos ng sanlibutan ng mga taong nagkasala. Kanya, ano po mo bang dapat nating malaman sa Panginoon kung bakit tayo mahal ng Panginoon? Alam po ba ang Panginoon, siyang unang nagmahal sa atin, hindi naman tayo eh. Dahil kanya tayo nilalang ng Panginoon, dahil sa kanya. Kanya tayo ay magpakababa, gayahin po natin ang Panginoon. Dahil sa pagpakababa ng Panginoon, yan po ang gusto ng Panginoon. Yung mga sakit po natin, yung mga temporary lang po yan. Kanya lang tayo dinadalisay ng Panginoon dahil dyan, para tayo makasunod sa kanya. Dahil kung wala yung mga sakit na yan, hindi po tayo nakakatawag sa kanya. Kasi pinangahawakan po natin yung kalakasan, kakayahan, kayamanan dito sa lupa. Paano natin maibabalik ang pag-ibig sa Panginoon kung wala hiwalay tayo sa kanya? Kanya nga po, yan pong buhay natin, temporary. Kanya, huwag po tayong panghawakan yung mga bagay na yan. Kanya ang gusto ng Panginoon, mahal na mahal tayo ng Panginoon. Gusto niya maisama tayo sa kanyang kaharian. Buhay po ba ang Diyos? Minsan po, dumaan din po sa buhay ko yung mga ganyang pagsubok. Hanggang sa ngayon, ganun din po. Last time po, ganyan din. Yung mga pagsubok sa mga anak ko, pagsubok sa asawa ko, pagsubok sa akin. Kung ikukuwang ko po lahat yung kasaysayan ko, mahaba po ito. Kanya po, yung pagsubok, hanggang mukha rin po nyo, may mga pagsubok na dumaan po sa inyo, pero nalagpasan ko po yan, dinalisay po ako ng Panginoon. Dahil po dyan, nakarating po ako rito sa dambanang ito. Dahil sa dalisay na ginagawa sa akin ng Panginoon, napagnilayan ko po sa buhay ko, bakit ako binigay ng pagsubok. Yan po ang napagnilayan ko. Dahil doon po sa pagsubok na yan, doon po ako nakagaganap sa Panginoon. Diyan po ako lumakas, naging matapang. Hindi na po ako kagamayan ng dati. Pag may pagsubok na, kinakabahan na po ako. Tapos kung ano man ang mga bagay na dumating na hindi, bigla ka nalang kakabahan, yan po yung napaglalabanan ko na po ngayon. Kahit anong mangyari sa buhay ko, para bang hangin na lang po dumadaan sa akin ngayon. Kasi kasama ko na po ang Diyos at wala na po akong hinahangad sa buhay ko. Kung hindi, minimithi ko na lang po, huwag po akong mahiwalay sa Kanya at maisama niya ako sa Kanyang karyam pagdating ng takdang panahon. Yan lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tunay nga na kapag minahal mo ang kapwa mo, ang Ama ang minahal mo. Kaya nananaig pa rin ang pag-ibig ng Ama sa bawat isa sa atin. Ang susunod pong magbabahagi ay si kapatid na Danilo Mangolabnan. Palakpakan po natin. Magandang umaga po sa tanghaling ito. Buhay po ba ang Diyos? Sa ating pong mga alagad, sa ating pong mga cap, sa ating pong choir, sa kapwa ko po tagasunod at mga pasyente,
sa kaibigan ko po sa ibang bansa, kay Tita Aurea Bernabe. Magandang umaga rin po sa inyo. Tulad po ng nasabi po kanina na ang mahal na apo po ay wala po sa ating gawain ngayon, subalit po nawa po sa lahat po ng mga naunang nagbahagi sa akin at sa mga susunod pa pong magbabahagi, bagamat wala po ang presensya ng mahal na apong Konching, doon po sa ating mga naririnig sa kanila pong mga binabahagi, nawa po ang banal na espiritu po madama po natin. Ano po? Napakaganda po ng tema po ng ating facilitator sa umagang ito. Pag-ibig ng Diyos Ama, paano mo ito naramdaman sa iyong sarili at paano mo ito maibabalik o paano mo ito ano ang gusto mong gawin para ito ay maibalik sa ating Diyos Ama. Narinig ko po kanina ang pahayag ng ating pong isa po sa ating mga kapatid na si Tito Marcos, na mula po sa kanyang pagsilang nadama na po niya ang pag-ibig ng Diyos Ama. Sa akin po, habang ako po ay nakikinig sa ating mga nagbabahagi at nandun po ako sa isang sulok, pumasok po sa aking kaisipan na hindi lamang po sa aking pagsilang ko naramdaman ang pag-ibig ng Diyos. Hindi lang po sa ating pagluwal dito sa sanlibutan. Noong pa man po ang pag-ibig po ng Diyos nararamdaman na po kahit po noong pong panahon pa na ating Panginoong Heso Kristo. Pag-ibig ng Diyos Ama ay kanyang ipinadama nung kanya pong ipagkaloob o isugo ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan. Doon pa lamang po nadama na po ng bawat isa. Hindi man po natin kapiling ang mga tao noong pong panahong iyon, subalit po noon pa lamang po nadama na po ng lahat ang pag-ibig ng Diyos Ama. At sa pagdaan po ng mga panahon, hanggang ang ating pong Panginoong Heso Kristo ay mabayubay sa krus, ipinadama pa rin po ng Ama ang kanyang pag-ibig para sa lahat. Bagamat ang ating pong Panginoong Heso Kristo ay namatay sa kahoy ng krus, subalit hindi po natapos doon ang pag-ibig ng Diyos Ama. Nailibing man po ang ating Panginoong Heso Kristo, subalit hindi po natapos doon. Hindi po ibinaon doon ang pag-ibig ng Diyos Ama. Kaya po, after 3 days o pagkaraan po ng 3 araw, kanya pong binuhay ang kanyang bugtong na anak para mas lalong ipadama sa atin na tayo ay kinalulugdan at minamahal ng Diyos Ama. Buhay po ba ang Diyos? At sa panahon pong ito, sa ating pong lahat, dahil po tayo po ngayon ay nasa panahon ng Linggo ng Muling Pagkabuhay, nararamdaman po natin na ang pag-ibig ng Diyos Ama sa atin ay walang hanggan. Sa darating pong Linggo, kapistahan po ng mabathalang awa ng Panginoon, ang ating mahal na Divine Mercy, na ipinapakita sa ating lahat na huwag tayo mag-alinlangan sa pagmamahal ng Diyos. Ipinakita niya, o sa darating pong Linggo, ating pong maririnig na nagpakitang muli ang ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang mga alagad, at meron nga pong isa sa mga alagad na hindi na naniwala sa muling pagkabuhay. At ito po ay si Tomas. Subalit po ng maisagawa ang kanyang sinabi noong hindi pa po niya nakikita ang ating Panginoong Heso Kristo, naramdaman po niya ang pag-ibig ng Diyos Ama. At isang salita lang po ang kanyang sinabi, Panginoon ko at Diyos ko. Sa ating pong kapanahunan ngayon, marami pong pagtalima, maraming pagsubok, pagdalisay tayong nararamdaman. Hindi po ibibigay ng Diyos sa atin ang mga pagsubok na ito kung hindi po natin ito kayang solusyonan at lutasin. Dito pa lamang po nakikita po natin o na
na iaano po sa atin ng Diyos Ama kung tayo po ay totoong nananalig at nagtitiwala sa kapangyarihan niya. Dahil po, meron po tayong mga ibang kapatid na siguro po hindi po ano sa ating kaalaman na meron pong mga nagpapakamatay, meron pong kinikitil ang kanilang buhay dahil sa kanilang mga problema. Yung pong mga kapatid po natin na yun, hindi po lubusang nararamdaman ang pag-ibig at pagmamahal ng Diyos Ama. Subalit po sa atin, kahit po tayo ay maraming problema, pagsubok at pagdalisay na dinadama sa araw-araw ng ating pamumuhay, tayo pong mga tumatalima at alam po natin sa ating sarili na ang Diyos Ama ang nananahan sa atin, ngingitian lang po natin ito. Para po siyang hangin, sabi nga po nung ating isang kapatid, para po siyang hangin na dumaraan lamang po sa atin. Na sa una po nating buhay, hindi po nating maiiwasan na minsan nagtatanong tayo sa ating Diyos, bakit niya ipinagkakaloob sa atin ang mga problema na ating na-encounter o na pagdadaanan sa bawat araw. Subalit, sabi ko nga po, ito po ay isang kaparaanan lamang ng Diyos kung ang ating pong pananalig, ang ating pong pagtalima sa kanyang kalooban at sa kanyang pagustuhan ay ating pong naisa sa buhay sa ating pong mga pang-araw-araw na pumumuhay. Ako po, sa aking pong karanasan, konting na po akong nabaon sa libingan ng libingan na hindi naman po yung libingan na Nietzsche, ano po. Libingan na sa akin pong buhay, dahil nga po sa problema, pagsubok na aking naramdaman, konting na po akong nalubog. Subalit po, mula pong ako ay dumako sa dambanang ito, naramdaman ko po na ako po ay unti-unting hinahango ng ating Diyos Ama mula sa paglubog o dun sa hukay na akin pong kontik ng mapuntahan. Kaya po, nagpapasalamat po ako sa Diyos Ama sa araw-araw po na biyaya, paggabay at pagmamahal na ipinagkakaloob niya po sa akin. At ngayon po, may ilang linggo rin po ako hindi nakadako sa dambanang ito. Subalit po sa araw-araw, bagamat mo hindi po ako nakakatungo sa dambanang ito, nagpapasalamat din po ako na kahit po sa Facebook, nararamdaman ko po at nababasa ko po ang mga mensahe po ng Banal na Espiritu sa katauhan po ng ating mahal na Apong Kontsing, na sa araw-araw ay isa po sa mga nagbibigay ng lakas ng loob sa akin po para po harapin ang araw-araw ng buhay dito sa daigdig na ito. At ngayon po, bago ko po tapusin ang aking pong pagbabahagi, nais ko rin pong umawit na pasasalamat. Salamat po sa Diyos Ama na sa araw-araw na mula po akong natungo dito sa dambanang ito ay hindi ko po naramdaman na ako po ay pinabayaan. Hindi ko po naramdaman na ako po ay nawalay sa pag-ibig ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo sa katauhan po ng ating minamahal na Apong Kontsing. At ang akin pong awit ay nataon din po sa panahon po ng muling pagkabuhay na sa darating pong linggo ay dahil nga po dun sa aking naibahagi kanina na pag-aalinlangan. Subalit po sa katapusan ng pag-aalinlangan ni Tomas, siya po ay nanalig sa ating Panginoong Hesukristo na muling nabuhay, nakatunayan na ang pag-ibig ng Diyos Ama ay sumasa atin magpahanggang ngayon. Kaya po ang aking pong awit ay iniaalay ko po sa ating Diyos Ama. Iluong lahat ng takot sa iyong damdamin, ang pangalan niya lagi ang tawagin, at siya'y nakikinig sa bawat hinaing.
magmasihin at mamulat sa kanyang kapangyarihan. Nabatid mo ba na siya'y naglalaan? Patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya panaginip, hindi siya isang pangarap, siya'y buhay. Manalig ka. At ngayon, tila walang mararating na bukas. Ngunit kung siya'y hahayaang maglandas, patuloy na naghahatid ng tunay na kalayaan. Manalig ka, tuyuin ang luha sa mga mata. Hindi siya natutulog, hindi nakakalimot kay Jesus. Manalig ka. So sa inyo pong lahat, magandang umaga po at muli Happy Easter po sa kanilang lahat. Maraming salamat, mahal na kapatid. Napakasarap pong damhin ng bawat awitin na binibigkas ng ating Panginoon sa ating lahat. Kaya tayo pong lahat ay damhin natin sa tuwina ang kanyang pagmamahal. Wala man po ang katauhan ng ating mahal na Apo Kunching dito, subalit ang kanyang espiritu ay nananahan sa dakong ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya ang susunod po magbabahagi para po palawakin ang ating tema ay si kapatid na Marie de la Cruz. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Bago po umpisahan ang aking pagbabahagi, nais ko lamang pumbatiin ng lahat ng nanonood. To all the viewer of this site, thank you for viewing us. God bless you all. Salamat po sa inyong lahat. Bagamat wala po ang ating Apo Kunching, subalit tumugon kayo sa panawagan upang dumating kayo sa tipana ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Napakaganda po ng tema na hinanda ng ating kapatid. Paano mo nadama ang pag-ibig ng Panginoon at paano mo naman ibinabalik ang nakamtan mong pag-ibig sa ating Panginoon? Paano mo isinusulit ito? Sabi nga po ng kapatid nating si Danilo, sa pasimula pa lamang ay pinadama na ng Panginoon ang pagmamahal niya sa atin. Amen po ba yon? Palakpakan po natin ang buhay niya. Tama po yon, sapagkat dahil sa pagmamahal ng Diyos, tayo po ay nabuhay ngayon. Amen po ba? Doon pa lang po, madarama na natin ang pag-ibig ng Panginoon sapagkat eto tayo ngayon, nandito tayo sa dakong ito, kung saan bumababa ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, binigyan niya tayo ng kalayawan sa ating buhay. Pinabayaan niya tayo kung ano ang gusto nating sa ating buhay. Amen po ba yon? Kung ano ang nais nating, sinasamantala natin ang ating kalakasan, nabubuhay tayo sa ating sariling kagustuhan. At dito na po, nag-uumpisa ang maligaw tayo ng landas. Subalit sa tuwi na ang pag-ibig ng Panginoon ay ipinadarama sa atin, na kung minsan tinatanong natin sa ating sarili, Panginoon, mahal mo po ba ako? Bakit mo ako pinabayaan? Bakit mo pinahintulutan na maging mahirap ako? Bakit mo pinahintulutan na magkasakit ako? Mali po pala yun, mga kapatid, sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Tayo ang gumawa, kaya tayo nagkakasakit dahil sa kalabisan natin sa ating mga sarili. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
At dahil po diyan, yan din po ang ginawang kaparaanan ng Panginoon upang ipadama niya muli sa atin at muli ang kanyang pag-ibig. Sapagkat dahil sa ating mga pagsubok sa buhay, sa ating karamdaman, nadako tayo sa dakong ito. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Nung unang nagkaroon tayo ng karamdaman, maraming pighati sa ating buhay na pakiramdam natin ito na ang katapusan ng ating mundo. Subalit, dahil sa pag-ibig ng Panginoon, naakay tayo sa dakong ito at nakilala natin ang banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching na nagbigay muli ng pag-asa sa bawat isa. Amen po ba? At yung pag-asa na yon, yun muli ang bumuhay sa atin. At yun pag-asa na yon, ang unti-unti nating nakilala ang ating Panginoon na ang kanyang pagmamahal pala sa atin ay hindi lumilisan, hindi nagmamaliw. Sabi nga ng Panginoon, paano mong malalaman ang pagmamahal ko sa iyo kung hindi ka magkakaroon ng problema? Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat kung tayo ay may kailangan sa ating Panginoon, naalala natin siyang tawagan. Sapagkat kung tayo ay nasa kasaganaan, kaligayahan, hindi natin siya nakakalimutang pasalamatan. Subalit, pag tayo may naramdaman sa ating buhay, lagi tayong tumatawag sa Kanya. At doon ng Panginoon, inaalay niya sa tuwi ng pag-ibig sa atin sa pamamagitan ng pagbibigay niya ng kalutasan sa ating problema. Amen po ba? Katulad po na naganap sa akin, 2005 po nang madako ako sa dakong ito sapagkat nagkaroon ako ng karamdaman sa aking sarili na dahil sa akin ding kagagawan sapagkat inabuso ko ang aking katawang lupa. Ala akong pakialam kung napapagod ako, ang importante sa akin matapos ko ang aking mga ginagawa. Subalit po pala iyon ay mali. Sapagkat tayo ay tao lamang, napapagal din ang ating katawan, may hangganan din ang ating kalakasan. Kaya kung maaari, lahat ng bagay na ginagawa natin, pag-iisipan natin to at pagninilayan kung ito po ba ay marapat pa para sa atin. Ngunit ngayong panahon na to, nakilala na natin ang banal na Espiritu, lagi tayong sumasangguni sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat ngayon, bawat ginagawa natin, isinasaalang-alang natin ang Panginoon, iniisip natin kung ito ba ay makakabuti ang ating gagawin. Hindi katulad ng dati na sige lang tayo ng sige, hindi natin alam, nagkakamali tayo. Subalit ngayon, lagi tayong may gabay at patnubay. Ano na po ba yung mga bagay na yon? Yun ang pinahalagahan ko sa aking sarili nang nagpakilala ang Diyos na buhay sa akin sa pamamagitan ng katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Noong September 22, 2005, maliit pa lang po ang altar doon nung pumunta ako dito. Hindi ko pa po siya kilala noon kung ano itsura ng Apo Kunching nilang sinasabi. Subalit, nanalig ako nung pumunta ako sa dakong ito. Kung hindi ko siya kilala, lahat ng umiti sa akin, giningitian ko dahil hindi ko alam kung sino si Apo Kunching doon. Kala ko kung sino yung matanda o ano, nung pula bata siya. Subalit, nung lumabas siya at ngitian niya ako, ngitian ko siya at may ibang pandama akong naramdaman sabagkat ang kanyang mata ay parang tantalizing eyes. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At nung pong oras na yun din po, ipinakilala ng Panginoon lalo ang pagmamahal niya sa akin sapagkat nilapitan po niya ako sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching at tinanong niya sa akin, nagbabaraba ang ugat ng puso mo? Di po ba pagmamahal ng Panginoon sa akin yun, di niya ako kilala sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, di ako kilala ng mahal na Apo Kunching. Subalit, ang Panginoon kilalang kilala ako. Amen po ba? Sinabi ko po, opo. Pumasok sa aking kaisipan, sino ba itong nangungusap sa akin na ito? Bakit alam niya ang karamdaman ko? Hindi ko siya. Sabi niya sa akin, halika, sumunod ka sa akin sa baba. Bumaba po ako doon sa dakong yan at tinanaw niya ako ng eyes to eyes at ang sabi niya sa akin, nananalig ka ba na sa pamamagitan ng siyam na araw ay gagaling ang karamdaman mo? Wala pong kagatol-gatol, sinabi ko, opo, opo, opo. Buhay ang Diyos. Pagkatapos po noon, binigyan ako ng dahon-dahon na aking gagamitin upang ipanligo sa akin. Subalit, napakabuti ng Panginoon. Sa pamamagitan lamang ng tatlong araw, ang aking karamdaman ay binigyan niya ng kalgalingan. Napakabuti po niya. Yung pagmamahal niya ay walang kupas, walang mali, kahit ano pa man ang nagagawa mong kasalanan sa Kanya. Subalit, pag lumapit ka ng may katapatan sa ating Panginoon, isuko mo lahat ang buong mong pagkatao, magpakumbaba ka sa Kanya,
walang hindi siya ipagkakaloob sa ating lahat. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Ganun nga po ang kaganapan sa aking buhay nung madako ako sa dakong ito. At sa araw-araw na pakikinig ko ng salita ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, doon po lumalim ng lumalim na nakilala ko ang ating Panginoon, ang kanyang tuwirang pag-ibig sa bawat isa sa atin. At bilang nakakilala po ako sa ating Panginoon, ano po ba ang marapat kong ibalik sa kanya sa kabutihang pinagkaloob niya sa akin hanggang sa mga oras na ito? Ala naman pong hinihinging kayamanan ng ating Panginoon, wala, dahil siya ang pinakamayaman sa lahat, asa kanyang lahat. Ang sabi ng Panginoon, anak, ang maliit na bagay na gagawin mo sa kapatid mo ay ginawa mo na rin sa akin. Amen po ba yon? Hindi na kailangan ng salapi na upang makapagbigay ka lang ng kagalakan o makatupad ka upang makapagbigay ka ng pagsusulit sa ating Panginoon. Yun lang maging totoo ka sa Panginoon, iyon ay isang malaking bagay na. Ibigay mo yung tunay na pag-ibig. Kung gaano ka inibig ng ating Panginoon, yun din ang ibigay mong pag-ibig sa kapwa mo. Yung pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit. Yung pag-ibig na tinatawag ang pag-ibig ng ating Panginoon ay unconditional, ang sabi. At yun ang nagaganap talaga sa atin. Subalit sa ating mga tao, minsan, mahal kita dahil binibigyan mo ako. Mahal mo ako dahil pinakikinabangan mo ako. Amen po ba? Subalit, pagkilala niyo na po pala ang Panginoon at tunay na tumanggap ko sa Kanya, wala na yung salita na yun. Kundi, mahal ka man niya o hindi ka man mahal, ibigay mo ang marapat na pagmamahal sa bawat isa. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. At doon din po yung sinasabi ng ating Panginoon na mahalin mo ang mahirap mahalin. Sa dati nating pagkatao na hindi pa natin kilala ang Diyos kung gano'n niya tayo kamahal, mahirap ibigay po yun, di po ba? Lalo na yung nagbibigay ng pasakit sa atin. Lalo na yung gumawa ng pinagdusa mo ng habang buhay. Yung gumawa kaya ka nagkaroon ng problema na halos hindi mo na alam kung kakayanin mo pa. Parang ang hirap patawarin, di po ba? Subalit, dahil tayo nakakilala sa ating Panginoon, ang lahat ng mahirap ay pinagaan niya. Sa pamamagitan ng araw-araw natin pakikinig sa banal na mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, lahat na yun ay nauunawaan na natin. Ang lahat ng bagay na mahirap ay gumagaan na ngayon. Amen po ba yon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Mapapalad po tayong lahat sa mga oras na ito, matanda man o bata. Walang bata o matanda, kung tunay kang kumilala sa Panginoon, walang huli. Sapagkat sabi nga ng Panginoon, wala naman sa edad yun eh. Mapapalad nga po kayong mga matatanda, sapagkat sa inyong edad na yan, sinusulit nyo na sa Panginoon ang inyong pag-ibig. Tumatalima kayo sa kalooban ng Ama. Yun po ay isang malaking bagay na ikinagagalak namin mga alagad tuwing may makakakita kami ng may mga gulang na dito. Kung paano kayo nagsusumakit na makaparito, kahit na siyempre po pag may edad marami nang nararamdaman, subalit sa araw-araw naririto pa rin kayo, yun po ay galak na sa inyo ang Panginoon, sapagkat sinusulit na natin sa Panginoon ang pag-ibig na binigay niya sa atin. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sa ating mga kapatid, paano nga ba natin maibibigay ang tunay na pag-ibig o maibabalik ang tunay na pag-ibig sa ating Panginoon kung mayroon pa tayong tinatago sa ating dibdib? Kahit nasabihin natin na o nagpatawad na tayo dahil kumilala na tayo sa Panginoon, sa tao po pwede nating lokohin ang kapwa-tao natin sapagkat hindi niya alam ang buong kaloob-looban ng ating sarili. Subalit sa ating Panginoon, wala tayong maililihim. Hindi tayo pwedeng magsinungaling sa Kanya. Kaya samantalahin natin ang dakong ito habang mayroong pang isang nangungusap sa atin na isang Apo Kunching na ibinibigay ang marapat sa atin, magpakatotoo na po tayo, tumanggap na tayo ng tama. Sapagkat sayang po ang bawat araw natin kung nagpupunta tayo dito na nagpapaimbabaw lang tayo, sapagkat iyon ay ayaw ng ating Panginoon. Paano natin sasabihin, ibinabalik natin ang pag-ibig ng Panginoon kung tayo may itinatago pa sa ating mga puso, kung hindi pa tayo marunong magpatawad, kung mainggitin pa tayo, kung mahinanakitin pa tayo, kung may konting bagay lang, nag-iisip ka ng hindi maganda sa kapwa mo. Dapat po, pag nakakilala na tayo sa Panginoon, alisin na po natin yun.
kundi ang mga negatibong bagay, gawin po nating positibo para hindi tayo nasasakitan. Doon sa mga bagay na yon, maipakikita natin ang pagmamahal natin sa Panginoon. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat sa isang tao po, makikita niyo po sa kanyang pagkatao kung tunay siyang sumuko sa Panginoon, kung tunay siyang nagmamahal sa Panginoon, sapagkat makikita mo ang kaaliwalasan sa kanyang buong pagmumukha, sa buong kanyang pagkatao, na kahit sino pa niya, sino pa man, mababa, mayaman, mahirap, matanda o ano pa man, walang diskriminasyon, kundi sa tuwina ay may pag-ibig sa kapwa. Yun po, isang malaking bagay po yun na pagsusulit natin sa ating Panginoon kung paano natin maibabalik ang pagmamahal natin sa ating Panginoon. Ang sabi nga ng Panginoon, ang lagi niya, pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Yun ang gusto niya sa atin, ang pag-ibig. Ibigay natin ang pag-ibig sa tuwina sa ating kapwa. Unang-una nating mahalin yung ating mga nasasakupan sa ating bahay, sa ating tahanan. Ipakita natin ang ating pagbabago upang maipakita natin sa Panginoon na iniibig natin siya. Kasi po, kung ipinakikita natin sa ating mga kasamahan sa bahay na tayo nagbago na, na tunay tayong nagmamahal sa Panginoon, magiging halimbawa tayo sa ating tahanan. Kahit ang anak natin na napakasama, kung nakitang ang magulang niya ay nagbago, hindi po pwedeng hindi siya magbabago. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat, sasabihin mong nagbago ka, kung kabisado ka ng mga kasambahay mo, kasama mo sa bahay, kung ano ang tunay mong ugali. Sa ibang tao, pwede kang magpaka-plastic na nagbago ka, mapapaniwalaan ka dahil di ka lubusang kilala. Subalit, ang mga nakapaligid sa'yo, ang mga mahal mo sa buhay, batid na batid niya kung nagbago ka ng totoo. Amen po ba? Kaya tayo mga kapatid, bago natin ibigay ang pagmamahal natin sa ating kapwa, unahin muna nating ibigay sa ating mga nasasakupan, sa ating mga kasamaan sa bahay, sa mga mahal natin sa buhay. Sapagkat doon mag-uumpisa upang mapadama, sila mismo magbabago sa ating mga, sa kanilang mga sarili. Dahil ikaw mismo ang nagbago, ikaw ang nagturo sa pamamagitan ng Panginoon ang pag-ibig na iyalay mo sa kanila. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Sapagkat kung sa ibang tao lang po tayo mabuti, kung sa ibang tao lang tayo nagbibigay ng pagmamahal, hindi po kalugod-lugod sa ating Panginoon yun. Unahin po natin ang ating mga nasasakupan. Sabi nga po, bago mo tignan ang puwing ng kapwa mo, unahin mo munang tignan ang iyong sarili. Amen po ba? Doon po pumapasok yun sa ating bakuran. Linisin muna natin bago tayo tumulong maglinis sa ating bakuran. Yun na yung pagmamahal na kung paano na natin sinusulit ang natutunan nating pagmamahal sa ating Panginoon. Amen po ba kayo doon? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Kaya po kay buti ng Panginoon, dahil sa pagmamahal niya, tinindig niya ang gawain ito sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching upang tayo ay maituwid ng landas. Upang nung nakilala na natin siya, manahan na tayo sa tamang daan. At habang nananahan at binibigyan pa tayo ng pagkakataon ng Panginoon na mabuhay, huwag nating itong sayangin, kundi ipalaganap natin to unang-una sa ating mga kasama sa tahanan. Pagka nakuha na natin lahat ng ating mga kasama sa tahanan, kasama na rin po natin yung magpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po, iyon po ang isa sa pagbabadama natin o pagbabalik natin sa ating Panginoon na minamahal na natin ang Panginoon dahil sumusunod na tayo sa kalooban niya. Dahil ang sabi nga ng Panginoon, sa 10 utos, 2 lang ang masunod mo, nakuha mo na lahat ang 10. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Pangalawa, mahalin mo ang kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Amen po ba? Sapagkat kung wala kang pag-ibig, hindi mo mamamahal ang kapwa mo. Hindi ka makakatalima sa kautusan ng ating Panginoon. Amen po ba? Kaya mga kapatid, kaming mga alagad ay hindi perpekto. Subalit, sa araw-araw na aming pakikinig sa banal na Espiritu, pinipilit naming maging karapat dapat kami sa ating Panginoon. Sapagkat, napakapalad natin, hindi lang kami, kayong lahat na nadakdakong ito. At isa sa tunay na pagmamahal ng ating Panginoon. Dito na, kasi nung unang buhay natin, hindi natin nadadamaan tunay. Kala natin ganun lang. Subalit, dito sa dakong ito, nabuksan tayo ng husto. Amen po ba? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos.
at nawa po lahat naman tayo dito ay may kanya-kanyang destinasyon. May kanya-kanyang destinasyon. Yung iba, hindi naman mananahan ang matagal sa dakong ito. Nawa po, kung ano'y natutunan nyo sa dakong ito, saan man dako kayo pumaroon sa mga darating na panahon, maipadama nyo sa kapwa nyo ang pag-ibig ng Diyos. Yun po ay isang paraan ng pagbabalik natin ng pag-ibig sa ating Panginoon. Sa aming mga alagad, anuman ang pinagdadaanan naming pagdalisay sa aming buhay, dahil ang sabi nga, mentras nalalapit ka sa Panginoon, mas lalong dumadami ang problema. Amen po ba? Subalit, totoo po yun. Subalit, kung mayroon kang Diyos na buhay na lagi sa iyo, lagi mong kasama, ang lahat ng problema ay sandali mong nalalagpasan na may ngiti sa iyong mga labi. Palakpakan natin ang buhay. Kaya kung papansinin natin, dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, nang dumating tayo sa dakong ito, hindi maipinta ang ating mga muka. Amen po ba? Kahit sinong magaling na pintor, hindi kayang ipinta ang ating muka. Subalit, dahil sa pag-ibig ng Panginoon at tumanggap tayo sa ating Panginoon, ngayon, tingnan nyo ang inyong mga sarili, ang gaganda at ang gagwapo na ninyo. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Amen po ba yon? Lakas po nyo, amen po. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Yun po, dito nyo po na babatid kung talagang sumuko na kayo sa ating Panginoon. Nakakatulog na kayo ng payapa sa gabi? Hindi na kayo nag-aalala sa inyong buhay? Hindi na kayo marunong magtanim ng galit sa puso nyo? Marunong na kayo magpatawad? Hindi na kayo naghihintay ng, pag nagmahal kayo, hindi na kayo naghihintay ng mahalin din kayo, kundi magbigay ng pagmamahal? Marunong magpasalamat kung ano lang ang nakamta natin sa buhay? Yun po, pag nakagampanan po natin yun, yun po ay pagbabalik na natin ng pagmamahal sa ating Panginoon. Napakasimple lang po ng hinihingi ng ating Panginoon. Ano po? Walang financial involved, di po ba? Kundi tunay na pag-ibig. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Kaya po mga kapatid, bago ko po tapusin ang aking pagbabahagi, maraming salamat po sa ating lahat sapagkat tunay nga po na ang pag-ibig ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay damandama natin. Nawa po, ibalik na atin sa ating Panginoon kung ano ang pag-ibig na nadama natin sa ating buhay. Huwag nating sayangin ang bawat sandali na pinapahintulutan pa tayo ng ating Panginoon na mabuhay. At ibigay natin sa tuwi na ang pagmamahal sa ating mga mahal sa buhay, sa ating asawa, magulang, anak, sa pamamagitan ng paggising mo sa umaga, sapagkat ito po ay binahagi ng Banal na Espiritu nung nagmisyon kami sa Cagayan de Oro. Ang magkakasama puro na puro mag-aasawa, kami lang po ang walang kasamang asawa noon. Ang sabi po ng Banal na Espiritu, habang kapiling nyo pa ang inyong mga asawa, ang inyong mga anak, ipadama nyo na ang pagmamahal. Sapagkat hindi nyo alam kung kailan to babawian ang buhay. Sapagkat walang pagsisisi na nasa una. Di po ba? Pag minsan, pag nawala na, doon tayo tumatangis, doon tayo ano, dahil di natin napadama ang pagmamahal. Subalit kung uumpisahan natin sa araw na ito na ipadama ang pagmamahal sa ating mga kasama sa bahay, wala tayong pagsisisihan. Lumisan man siya ng biglaan sapagkat nadama niya ang pag-ibig natin. Amen po ba? Kaya po, ang pinakamahalaga ngayon, puro pag-ibig. Pag-ibig na hindi naghihintay ng kapalit, kundi gawin mong ibigay na ibigay ang pag-ibig. Dahil iyon ang pagsusulit na maibabalik natin sa Panginoon ang pag-ibig na handog niya sa atin. Marami pong salamat at isang magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat, mahal na kapatid. Tunay na buhay nga po ang Panginoon sa dakong ito. Kaya ang susunod po magbabahagi ay si Mami Beth Chico. Palakpakan po natin. Salamat po aming dakilang ama. Naway nakapagbata ang mga anak mo. Bagamat wala ang mahal na Apo Kunching na pinakahihintay nila, subalit kung sila'y nagtitiwala na kayo'y nandirito sa sandaling ito, nagmamasid, dinarama ang damdamin ng bawat anak mong tinawagan mo sa araw na ito. Naway ano man ang kanilang kahilingan,
naway magkaroon ng katuparan. Amen. Nainip na po kayo, ano? Nakikita po sa mukha ninyo eh. Kung kayo po'y nagbata mula pa kanina, bagamat wala ang ating mahal na Apo Kunching, dama po ng Panginoon ang mga puso't damdamin ninyo. Alam niya po niya kung sino yung naiinip at sinasabing, sayang ka, punta-punta ko rito, wala pala ang Apo Kunching, sana di na lang ako nagpunta. 100% merong ganito ang kaisipan. Amen. Subalit yung mga bukas na sa pananalig sa Panginoon, bagamat wala ang mahal na Apo Kunching, alam nila na ang Diyos ay buhay. Kapiling natin, wala man ang Apo Kunching physically, subalit ang Espiritu ng Panginoon ay kasakasama natin, handang ibigay ang kahilingan na hinihiling ninyo sa sandaling ito. Amen? Ganyan po ang Panginoon. Basang-basa po niya ang ating puso at damdamin. Wala pong makababasa nito, saka nito, liban siya. Kaya wala tayong karapatang manghusga. Kaya anuman ang damdamin niyo sa sandaling ito, batid na patid niya, kung nagbabata kayo, kung umaasa kayo, kung naiinip kayo, kung nababagot kayo, alam na alam po ng ating Panginoon. Kaya yung pong nakaupo ng komportable at umaasa sa biyayang ipagkakaloob ng Panginoon na pag-alis sila sa dambanang ito, yung anuman ang kahilingang iniwanan niya ipagbibigay at bibigyan sila ng ating Panginoon, binabati ko po kayo. Subalit yung mga nakaupo na nababagot, naiinip, hindi na balulubay ang pagkasalita na yan, wala naman pala kaming mapapala, wala pala ang Apo Kunching, wala nga po kayong mapapala. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, yung pong katanungan na ibinigay na pagnilayan, yan po ang patotoo na mahal tayo ng ating Panginoon. Bakit po sa nagpakahirap na napako sa krus, yan po ay nandahil sa pagmamahal sa atin. Kung nandito po kayo ng isang linggo, inisa-isa yung 14 na istasyon, inilarawan sa bawat istasyon ang paghihirap ng ating Panginoon, ito po ay sapat ng patunay na tayo ay mahal ng ating Panginoon. At ang Panginoon ang talaga pong nakapag-antig ng aking damdamin habang pinagninilayan yung 14 na istasyon na yan, yung pilit na ipinapako ang kanyang mga palad sa krus, na hindi matsyempuhan yung talagang pagbabaonan ng pako. Kaya ang ginawa ng mga taong magpapako sa kanya, hinahatak yung kamay niya at hinahanap ng lugar kung saan mapapako yung krus na pagpapakuan sa kanya. Para ko po bang nai-imagine na sa bawat paghatak, napapaigit ang ating Panginoon sa sakit na kanyang nararamdaman. At hindi lamang po yun, nung iputong na yung koronang tinik, na halos talagang napakasakit, tayo po masundot lang tayo ng karayom, hindi po ba, lalo pag namaga, hindi po tayo mapakali sa sakit na ating nararamdaman. Siya po hindi lang po tusok ng karayom, tusok po ng tinik ng halaman na puro tinik ang isinalpak sa kanyang ulo. At nang isalpak sa ulo niya, tumulo ang dugo. At sa kanyang paghihirap, uhaw na uhaw. Tayo nga po sa sandaling ito, nauuhaw tayo. Gawa ng panahon. Pero ang Panginoon, nauuhaw sa dami ng kanyang hirap na pinagdaanan. Ano po ang ibinigay sa kanya? Yung espongha na nilagay sa suka at nilagyan ng apdo sa kapinasipsip sa kanya. Ano po kaya ang lasa nun? Hindi natin kayang itik ang lasa nun. Kaya patunay po ito ng pagmamahal sa atin ng ating Panginoon. At hindi po ito natapos sa kanyang pagsakripisyo, sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay. Hindi po doon natapos ang pagmamahal sa atin ng Ama. Ano po ang isinunod na binigay sa atin ng ating Ama upang tayo ay magbago? Ang banal na Espiritu. Kaya ang panahon pong ito ay panahon ng banal na Espiritu, kung saan ang banal na Espiritu ay lumulukob sa tao. Mapalad po tayo na meron po tayong mahal na Apo Kunching na kanyang hinirang, pinagtiwalaan ang kanyang banal na Espiritu upang mangusap sa atin at tayo ay magbago. Subalit ang tao, sadyang napakatitigas ng ulo, sadyang napakasusutil ng tao, sa kabila ng paghihirap ng ating Panginoon, ano ang iginaganti natin sa ating Panginoon? Ako po, specifically sa sarili ko na lang,
Ang daming mga patunay na ginawa ng ating Panginoon sa akin upang pakita niyang mahal niya ako. Salamat po't naakay niya ako sa banal na lugar na ito. Kung hindi po niya ako naakay at dinatnan ako ng aking kamatayan, 100% impyerno ang hahantungan ko. Sapagkat ang dami kong mga kalikuang ginawa sa buhay ko, kasamaang ginawa sa buhay ko, tigas ng puso, ayaw magpatawad. Kapag nagalit, nakakatagal, 1 taon, walang batian. Kaya walang kalgala kang nadarama. Salamat sa Ama, binago niya ang pusong ito. Mula sa katigasan, binigay niya ang kalambutan upang ang pag-ibig na mula sa kanya ay maibahagi ko din sa aking kapwa. Ganyan po kabait ang ating Panginoon. Sigurado pong ako'y sa impyerno mapupunta. Salamat po sa edad ko noon na 57 years old, hindi pa naging huli ang lahat. Binigyan pa niya ako ng pagkakataon na magbago. Kung inabutan ako ng kamatayan, walang katapusang pagdurusa ang tatamuhin ng kaluluwa ko, buhay na walang hanggan sa impyerno. Totoo pong may impyerno sa isang pananalita ng banal na espiritu sa katauhan. Huwag po tayong maging pilosopo. Kasi po yung mga pilosopo sinasabi, bakit? May nagpatunay na ba na may impyerno nga? Meron bang kaluluwang nagbalik para patunayang may impyerno? Isa po sa pagbabahagi ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, tumingin po sa akin ganyan at sinabi niya, ikaw kapatid, nag-aral ka. Sige, kung hindi ka naniniwala, i-research mo para patunayan na mayroong impyerno. Alam niyo po, para hindi ako mahirapan sa pagre-research, nag-Google ako. Pumunta ako kay Google. At tiningnan ko doon kung talagang may salitang impyerno. At sinabi po ni Google na ang salitang impyerno ay binanggit sa banal na kasulatan ng mahigit 100 beses. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Patunay na meron talagang impyerno. At ang salitang kalangitan ay binanggit sa Biblia ng mahigit 100 beses. So pagpapatunay na talagang merong langit at impyerno. Nang hindi ko pa kilala ang Panginoon, hindi ko pa nararamdaman ang pag-ibig niya, wala akong ginawa sa buhay ko, kundi paunlarin ang talino na mula sa kanya para gamitin dito sa lupa. Hindi po pala tama. Wala palang kwenta yung mga talinong pangkalupaan, kundi ang mas mahalaga ay ang talinong pangkalangitan. Sapagkat ang talinong pangkalangitan ang magsesave sa kaluluwa mo para hindi ka humantong sa impyerno. Ano ang saysay na napakatalino mo sa mundo, subalit mangmang ka naman sa karunungang pangkalangitan? Kaya sabi nga po ni Father kagabi, yung mga nagsimba kagabi, na-amaze po ako sa sinabi ni Father. Alam niyo po ang sinabi ni Father Pete kagabi, kayo sa kapatirang divine mercy, nasa tamang daan kayo. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ibig sabihin, ang aral na ibinibigay ng ating Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay ang mga aral na mag-save sa atin upang hindi malugmok ang ating kaluluwa sa impyerno. At ang sabi pa ni Father, mapapalad kayo. Kami daw po, yung kagabi nanduroon. Sapagkat ngayon pa lang, napaghahandaan nyo na ang papunta sa kanyang kaharian. Paano yung mga namatay na hindi nakakilala sa kanya? Saan sila hahantong? Buhay sa kabilang buhay na ang paghihirap ay walang katapusan. Naalala nyo po si Lazaro na ang hinihiling po nung kanyang kasama, ilubog lang yung kanyang daliri at ipasipsip sa kanya sa sobrang init na kanyang nararamdaman sa impyerno. Kaya mga kapatid, mahal ako ng Ama. Habang may lakas pa ako, pinarealize niya sa akin na ang dapat ko palang paghandaan ay hindi ang buhay ko dito sa lupa, kundi ang buhay na walang hanggan. Sa dating buhay natin, tayo, ako, anong pinaghahandaan ninyo? Ang inyong kaparaanan para tayo mabuhay dito sa mundo. Pagtuklas ng kayamanan, binanggit na kanina. Pagtuklas ng kapangyarihan, binanggit na kanina. Pagtuklas ng karunungan, binanggit na kanina. Mga kapatid, walang kwenta ang lahat ng ito kung wala ang Diyos
sa buhay ninyo. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So iyan po ang isa sa mga patunay na mahal ako ng Diyos. Hinango niya ako sa aking mga kasalanan habang ako'y may lakas pa. Nakakalakad pa patungo sa banal na lugar na ito upang pakinggan ko ang mga aral niya. Hindi ako binigo ng Panginoon nang ako'y akayin niya at dalhin sa banal na lugar na ito at tawagan upang maglingkod. Marami po akong bagay na natutunan na makapagpapasave sa kaluluwa ko. At ang karunungang natamu ko sa banal na lugar na ito, hindi lamang ako ang nakinabang. Napakabait ni God. Ang bait niya. Mahal niya ako. Sapagkat pati mga kasama ko sa bahay, pinag-isa kami sa Espiritu. Kaya walang kontrabida sa buhay ko. Napipigilan ako. Ano bang napapala mo sa lugar na yon? Mga kontrabida po yun eh. Kami po sa pamilya ko, pinag-isa kami ng Panginoon. Yung kabiyak ng puso ko na magiging hadlang sa paglilingkod ko, binago ang damdamin niya. Kasi po yung kabiyak ng puso ko dati eh, hindi ka basta-basta makakaalis eh. Napakatagal na magpapaalam bago kanya payagan. Saan ka pupunta? Ang daming tanong. Pero ngayon po, sa kalooban ng Ama, dahil mahal niya ako, basta ako'y nag-uniforme na ng pan-divine mercy, no question asked. Alam na niya na dito ako pupunta. At pati mga anak ko, naakay ko sila dito. Hindi po ba isang biyaya na mula sa Ama? Walang isa mang kontrabida sa pamilya ko. Nagkaisa kami sa Espiritu upang kami ay kumilala sa buhay na Diyos na pinaglilingkuran ko. Kaya kung ito po ay pagsusumikapan natin, walang hindi maibibigay ang ating Panginoon. Hindi lamang po ako ang tumanggap ng biyaya, kayo po. Marami din kayong biyaya sa Panginoon. Humihinga pa kayo ngayon. Mahal po kayo ng Diyos. Kaya ang Diyos ay napakabait. Subalit ang tao napakakapal ng mukha. Amen po ba? Bakit makapal ang mukha ng tao? Minamahal na, binibigay na kung ano ang nais ng Ama. Pero anong ginaganti sa Diyos? Puro pasakit, paggawa ng kasalanan, pagdadagdag na ikasasakit ng kalooban ng ating Panginoon, hindi ba ang kapal ng mukha natin? Kasi kung hindi makapal ang mukha natin, lahat ng mabuti ang igaganti natin sa ating Panginoon. Amen po ba? Sang-ayon po ba kayo sa sinasabi ko? Kaya kayo sa sarili ninyo, tanungin niyo po yung sarili ninyo, makapal ba mukha ko? Ang dami ng ginawa ng Panginoon sa akin, ang pag-ibig niya, binuhos niya sa akin, anong ginanti ko sa Kanya? Pinagala ko ba siya o patuloy ko siyang pinasasakitan? Patuloy ko pa siyang ipinapako sa krus? Kaya nawa mga kapatid, mapagnilayan niyo yan. Ang Diyos ay pag-ibig, awit ni kapatid na Gloria. Ang pag-ibig na ito'y naway madama ninyo. Huwag niyong sukatin ang pag-ibig ng Ama in terms of material. Sabi nga nang nagpahayag kanina, hindi mahalaga ang mga bagay na material dito sa lupa. Nawawala, nananakaw, nabubulok. Subalit ang kayamanang iimpukin natin sa kalangitan, magdudulot sa atin sa buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, magnilay kayo. Ano na bang paghahanda ang nagawa mo para sa kaligtasan ng kaluluwa mo? Ano na ba ang mabubuting nagawa mo para makaganti ka ng utang na loob sa Panginoon? Pagnilayan po ninyo yan. At sabi nga po ni kapatid kanina, mapapalad yung mga matatanda na eh, nagkaroon pa rin ng tsansa. Paano kung hindi kayo binigyan ng tsansa ni God? Bukas makalawa, pumikit na yung mga mata ninyo. Walang paghahanda kayong pinaghandaan. Saan hahantong ang kaluluwa ninyo? Dito nga sa mundo, ilang linggo pa lang mainit. Narinig ko yung kapitbahay namin kanina, tinatanong, hanggang kailan ba yung init na to? Eh, tatatlong linggo pa lang. Samantalang sa impyerno, 100 doble ang init at walang hangganan, walang katapusan. Makaya mo kaya iyon? Kaya hanggang may panahon pa, magbago tayo. Sikapin nating makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Hindi naman tayo mga bobo para hindi natin malaman kung ano ang tama at mabuti. Amen po ba? Napakadali pong i-evaluate
kung sino ba ang suma sa inyo, banal na espiritu o masamang espiritu. Kapag ang sinasabi ng bibig ninyo ay nakasasakit ng kapwa ninyo, 100%, wala ang Kristo sa iyo. Sinong nagahari sa iyo? Demonyo. Kapag ka ang puso mo ay laging galit, masyado kang manipis, mapagtanim ka ng galit katulad ko noon, nung palang mga panahon na yon, wala pala ang Kristo sa akin. Nagahari pala sa akin ay demonyo. Napakadaling i-evaluate, mga kapatid. Lahat ng mabuti sa Kanya. Lahat ng masama sa kalaban Niya. Saan ka papanig? Sa Kanya o sa kalaban Niya? Kayo na po ang makasasagot niyan. Kaya sa tuwi-tuwi na, magninilay po tayo sa bawat gawa at salita natin. Pagnilayan po natin kung yung ginagawa natin ay nagmumula sa Kanya o mula sa kalaban Niya. Pagmula sa kalaban Niya, sabi ko po noon, pagmula sa kalaban Niya, reject, resist. Pero pagmula sa Diyos, accept. Sapagkat iyon ang magiging daan sa ating kaligtasan. Iyon po yung pinakamahalagang ginawa sa akin ng Panginoon para ako ay madama ko ang pag-ibig Niya. Sapagkat kung hindi Niya ako minahal, hindi ko na alam po kung ano ang mangyayari sa akin. Ngayon, paano ko po ito ibinabalik sa Kanya? Bilang alagad na naturingan, binuo ko po yung commitment ko sa Kanya na makatalima, makapaglingkod. Katulad po ng nagaganap ngayon, ito po yung isang paraan ng paglilingkod. Sapagkat nagbibigay po kami sa inyo ng kaliwanagan upang ang liwanag na ito ay makatanglaw din sa inyo. Ang commitment ko po kay God, hanggat makakaya ng katawang ko, tatalima ako, magpupunta ako dito. Sapagkat dito po ako nakakahugot ng lakas. May mga panahon, sabi nga ng kapatid ko, bilang mga alagad, may mga kalumbayan, may mga problema. Pero saan kami humuhugot ng lakas? Dito sa banal na lugar na ito, sapagkat alam namin na ang Diyos na buhay ay nandirito. Kaya nagtataka po ako eh. Patawad po ah. Nainip na po ba kayo? Nagtataka po ako eh. Meron po kasi kaming mga kapatid na pagka merong nararamdaman, hindi eka ako maglilingkod. Kasi eka masakit ang ulo ko eh. Kasi eka masakit ang tiyang ko eh. Eh bakit po yung mga hindi naman lingkod na mayroong nararamdaman, saan sila nagpupunta? Po! Saan po? Kayo po, may nararamdaman kayo, saan kayo nagpunta? Dito! Eh bakit po yung iba, sorry to mention, alagad na naturingan, kaunting nararamdaman, nagiging excuse para hindi sila maglingkod? Nasaan ang commitment mo kay God na nagmamahal sa'yo? Hindi ako maglilingkod kasi ang init eh. Sabi nga po ng mahal na Apo Kunching, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lamang kung taglamig. Dapat ano man ang klima, ano man ang kondisyon ng ating atmosfera, kung talagang may commitment ka kay God, dapat patunayan mo sa Kanya. Mga kapatid, ito po'y dapat maganap hindi lamang sa akin. Ang sabi po ni Father kagabi, maibabalik mo ang pagmamahal mo sa Panginoon kung ibabahagi mo ang sarili mo sa kapwa-tao mo. Isa pa pong katanungan na dapat niyong pagnilayan. Naibahagi niyo na ba ang sarili niyo sa kapwa ninyo? O katulong ka pa para wasakin ang buhay ng kapwa mo? Ibig sabihin, nagchichismisan yung dalawang kapitbahay mo about sa isang kapitbahay mo. Anong ginawa mo? Nakiayon ka pa sa chismisan. So dating dalawa, sumama ka, tatlo na kayo. Paano mo naibahagi yung kapwa mo kung ganun ang sarili mo sa kapwa mo, kung ganun ang sasabi ang gagawin mo? Dapat sana'y ganito. Mga kapatid, natutunan ko dun sa pinupuntahan ko, ang sabi ng banal na espiritu, ang sabi niya, pag daw pinag-uusapan ninyo yung taong hindi nyo kaharap, nagkakasala kayo.
aral po iyon ang banal na espiritu na natutunan ko. Totoo po ba yun? Amen po ba yun? Pagka pinag-uusapan ninyo ang kapwa ninyo na hindi nyo kaharap, nagkakasala kayo. Bakit yan ang gustong-gusto ng tao? Yan ang gustong-gusto nila, enjoy na enjoy, na yung isang kapitbahay pinag-uusapan, makikisahog ka, makikidaw-daw ka. Mga kapatid, yan po ay isang pagkakasala. Hindi yan mula sa Diyos. Yan po ay mula sa kalaban ng Diyos. Kaya upang tayo makapagbalik ng pag-ibig na ibinigay sa atin ng Ama, lahat ng mabuti, ibalik natin sa Kanya. At meron pa po akong isang tip na maibibigay sa inyo. Maibabalik po natin ang lahat ng pag-ibig sa atin ng Diyos kung bibigyan natin siya ng panahon. 24 hours binibigay niya sa atin. Sa 24 hours na ito, ganong kalaki ang naibibigay mo sa Kanya? 10 minutes? Kulang. 30 minutes? Kulang. 1 hour? Kulang pa rin. Ilang oras na kayong nakaupo? Anong oras kayo dumating? Say dumating kayo ng 12. 1, 2, 3. 3 hours ang naibigay ninyo sa Panginoon sa araw na ito. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sa pagkakaupo ninyo, wala kayong kamalayan, galak na galak ang Ama sa inyo. Kanina'y bumaba na siya, nakisalimuha sa atin. Kung gayoy ganap na nagtitiwala sa Kanya, karamdaman nyo Kanyang pagagalingin. Mga kapatid, ang Diyos ay pag-ibig. Huwag tayong maging sakim. Ang pag-ibig na tinatanggap natin sa Kanya, ibalik natin sa Kanya sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang pag-ibig ay hindi lang take and take. Ang pag-ibig dapat give and take. Minahal ka, magmahal ka. Huwag nating gawing ambisyon sa buhay natin yung tayo na lang nang tayo ang minamahal. Ang mga ganun tao ay mga sakim sa pag-ibig. Ayaw ng Diyos niyan. Dapat naman ang pag-ibig na binigay niya sa atin, ibalik natin sa Kanya. Alam niyo po, minsan habang ako'y naka-tricycle, galing sa palengke, nagbahagi sa akin ang awitin ng ating Panginoon. Napakaganda po ng lyrics at iyan po'y laging inaawit dito. Kaya kung nandiyan po si kapatid na Gloria bilang pangwakas, kita Gloria, nandiyan ka pa ba? Pakitawag nga po. Bilang pangwakas po, aawitin po sa atin yung awiting binahagi sa atin ng Panginoon. At pag inulit po ni kapatid na Gloria, i-invite ko po kayong lahat na bilang pagaganti ng pag-ibig sa ating Panginoon, makaisa po kayo sa awitin. Pero sa unang pag-awit, aawitin po ng ating Tita Gloria. Sa pag-uulit, lahat po tayo aawit at kayo po makakapagbalik na ng pag-ibig sa ating Panginoon. Ang tangi kong pag-ibig. Ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang, siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitigil nang kagalakan, at ang bawat araw ko ay makulay kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay. Si Kristo ang hinahanap at tinatawag.
lumbay ng puso ko'y dagling napaparam. Pagka Kristo'y kapiling ko sa aking buhay. Tayo pong lahat. Ang tangi kong pag-ibig, si Kristo lamang, siya'y aking kapiling sa araw-araw. Ang puso ko'y tinitigib ng kagalakan at ang bawat araw ko ay makulay. Kapag ako'y nalulumbay sa aking buhay, si Kristo ang hinahanap at tinatawag. Lumbay ng puso ko'y dagling na paparam. Pagkat Kristo'y kapiling ko habang buhay. Pagkat Kristo'y kapiling ko habang buhay. Maraming maraming salamat po. Napakagandang awit po. Kapraso lang po, ano po. Alam niyo po, sa totoo lang, ba't di po ako masisiyahan? Kanina po, tinext po ako ng kapatid na Melissa. Sabi po niya, ikaw daw po, Eka, ang pambungad na awit, na entrance, sabi po ng Madam Beth, kung tawagin ko. Eh, sumasakit po yung likod ko. Kasi po naglaba ako eh. Ako lang po kasi naglalaba sa amin. Eh, nakaganon po ako. Sabi ko, naku po, Diyos ko, Panginoon, kundi lang ngayong araw na ito itinilaga mong ako'y aawit. Sa sakit nung nararamdaman ko, uunat-unat po akong ganon. Totoo po yun. Saan nga po ba tayo pupunta pag masasakit ang katawan natin, pag meron tayong daladala? Eh, di dapat po dito. Eh, alam niyo po ginawa ko. Pwede naman po akong makinig. Kahit po ako'y nandun sa loob ng adoration, dumapa po ako doon. Habang nakadapa po, nakikinig po ako ng mga nagsishare dito. O di po ba, buhay po ang Diyos? Totohanan po yun. Ere po, medyo magaan po ang pakiramdam ko. Habang nakinig ako ng mensahe, habang nakikinig po ako sa kanila, nakadapa po akong tuwid na tuwid at inunat ko po yung likod ko. E ngayon po, di napahinga po ako, di po ba? Buhay ang Diyos. Maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Nawa po sa ating lahat ay nagsilbi pong inspirasyon. Wala man po ang ating Apo Kunching sa inyong harapan, subalit ang banal na espiritu kanina pa po nasa tabi nating lahat. Maraming salamat po muli. At tinatawagan ko po si kapatid na Jay para po sa pangwakas na panalangin. Tayo po'y magsiluhog. Aleluya, aleluya, aleluya. Sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa, kaparanan sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo.
Sundin ang loob mo dito sa lupa kapalan sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasama po kami sa kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa kaparaan sa langit. Aba, Santa Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Luwalhati sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Pumanaw kay Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walagang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mo ganap ang sarili para sa aming lahat. O bukal ng buhay, walagang awa ng Diyos para sa aming lahat. Kami po ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. O Jesus, Hari ng Awa, Ama naming dakila at makapangyarihan, sa mga oras na ito, kami nagpupuri at nagpapasalamat sa dakilang pangalan mo. Natuwira mong niloob ang kalooban mo na pinagindapat mo ang kaganapang ito upang ikaw ay tuwira naming maramdaman. Tunay nga ang pag-ibig mo'y walang kapara na sa tuwi na isa aming pinadarama sa pamamagitan ng dakong ito. Tuwirang binababa mo ang banal na Espiritu. Salamat sa iyo, dakilang Ama ko. Kami nakatanggap, nakadama ng pag-ibig mo. Maraming salamat din po sa mga pasyente, mga tagasunod na naririto at mga tagasunod na nasa ibang iyong dako na tuwirang nagbata at tuwirang nagbigay ng oras para mapakinggan ang mga banal na aral at salita mo. Maraming salamat din po sa mga katauhan na ginamit mo na nagbigay ng inspirasyon, ng kagalakan, ng katartagan, ng kapanatagan, ng kalooban sa bawat pasyente na naririto. Naway ang bawat isa ay nagkaroon ng pag-asa sa buhay at nagkaroon ng malalim na pangunawa ukol sa iyong kabanalan. Wala man po ang aming minamahal na Apo Kunching, subalit naririto po ang iyong banal na Espiritu na tuwirang nakasilay, tuwirang nakadadama ng aming nararamdaman. Nananalig at titiwala po kami, dakilang Ama, sa mga oras na ito, kami tuwirang pinagpapala mo, kami tuwirang naalayan mo ng kapangyarihan mo upang igit ka naming naramdaman, igit ka naming mapagpugayan ang iyong dakilang pangalan na sa pamamagitan ng dakong ito malabay ang iyong kapangyarihan, lahat ay magagawa mo sa pamamagitan ng iyong kinalugdan, igit naming nararamdaman ang iyong banal at wagas na pag-ibig mo. Muli, maraming salamat o dakilang Ama, salamat po sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo sa paliwanag at tanglaw ng banal na Espiritu, sa pagkandili ng mahal na ina at sa pangalan ng aming minamahal na Apo Kunching.
ang aming papuri at pasasalamat ay alay namin sa iyo. Amen. O minamahal at ginagalang namin, Birheng Santa Maria, sa pangalan ng kataas-taasang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Amen.